Alam ko lang na konting panahon na lang ang meron kami. I would have done things differently. Alam ko masakit. Pero kilala kita. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Alam ko malalagpasan mo to. Pagkatapos ng lahat ng nagawa mo para sa akin, panahon na para ibalik ko sa iyo lahat. Sa makalawa ng libing ni Tatay, salamat. Pinihagan mo kong pumunta sa buro niya. Alam naman ng lahat kung sino ka. Ano ang punto para magpanggap na hindi ka parte ng buhay niya? Ano nang mangyayari sa akin? Si Tatay na lang ako meron ako nung nawala si Nanay nung may sakit siya. Wala ka bang matitirhan? Wala kang ibang mga kamag-anak? Eh, wala naman ako nakilalang kamag-anak namin eh. Ihanda mo na yung mga gamit mo. Ha? Sumama ka na sa akin. Bakit mo gagawin yun? Anak ako sa labas ng tatay mo. Malaki ang kasalanan ng nanay ko sa nanay mo. Kapatid kita. Kung ano man ang kasalanan ng mga magulang mo, labas ka na doon. Alam mo ba, nag-alala ako sa'yo. Ni hindi ka man lang tumawag. Pagkatapos, babalik ka sa akin ngayon dahil buntis ka. Ate, I'm sorry. Sinabi kasi sa akin ni Dennis sa paninindigan niya ako. Tapos sinabi niya, dadalhin daw niya ako sa Amerika. Pero may ibang pamilya na pala siya. Sinabi ko na yan sa'yo. Meron bang matinong lalaki na ganung edad na papatulan ng isang 17 anyos? Parang tatay mo na nga siya. Gagawin ko lang ang lahat. Nagawin mo lang ulit ako, ate, please. Ate, please. Nagawin mo lang ako. Ilang buwan na ba yan? Kailan ka huling nagpa-check up? Meron akong kilala na ubigay ni. Papaschedule ako. Sasamahan kita doon. You remind me of Gael at your age. Ang dami niya gusto matutunan. And he always had the initiative to learn on his own. Minsan, sinamahan ko siya, no? Sa loob ng kotse, tinuruan ko siya mag-drive. O sa mga sumunod na araw, wala, tinakas na niya yung kotse. And within a couple of weeks, nakuha na niya yung driver's license niya. Wow. Amazing. Kuya Gael sounds amazing. Yeah, he is very amazing. Kapag meron siyang gusto, talagang tinatrabaho niya ito. Kaya ang bilis lang, naging magaling na abogado na siya. Kaya ikaw, kung magpupursige ka, pwede kang maging magaling na chef. Tito, I don't wanna be chef. Happy ko lang po ang pagluluto. Anong gusto mo? Well, kung ako masusunod, gusto ko maging lawyer. Tumatawag yung abogado ni Gael. Hindi ka raw makontak. Bakit ta? Ngayon ang reading ng last will and testament ni Gael. At may ipit niyang bilin sa abogado na kailangan nandun ka. Hello, Miss Ojeda. I would like to remind you na mamaya na ang meeting para sa distribution ng properties ng anak mo. Okay, attorney. Kung tama ako, darating si Anna dyan. Yes, ma'am. Kaya magiging okay lang ba na magkasama kayo sa iisang kwarto? Because if you want, pwede ko naman kayong kausapin on another date. Hindi, attorney. Gusto ko makaharap si Anna. Sana kasi tinapos mo na lang yung pag-aaral mo. Para hindi mo na kailangang umasa pa sa lalaki. Diba? Ikaw pa naman. Ang nakakahiligan mo, yung mga matatanda sa'yo. Eh, doon tumitibok ang puso ko eh. At saka, hayaan na. Masaya naman ako sa life ko. Basta kahit mawala na silang lahat, andito yung anak ko, okay lang ako. Kasi lagi naman niya akong kinocomfort kapag may heartbreak ako. Mabuti ka pa nga eh. Hindi ka man nagtagumpay sa karir mo. Naging mabuting magulang ka pa rin sa anak mo. Hindi kagaya ko. Mrs. Del Mundo, ayon sa batas, bilang asawa, you are entitled to 50% of all properties ni Attorney Gael Del Mundo. The remaining 50%, paghahatian nyo ng mga magulang ni Attorney Gael. May mga iniwan din po si Attorney Gael sa mga charities na tinutulungan niya. Congratulations. Bilang kapalit ng buhay ng anak ko, instant milyonarya ka na. Hindi to ang kailangan ko. Ang kailangan ko siya. Kailangan ko ang asawa ko dahil mahal ko siya at kahit kailan hindi ko pinag-interesan ang pera niya.
Ano bang hindi mo maintindihan doon, Miranda? Anong dinulot ng pagmamahal mo? Namatay ang anak ko ng dahil sa'yo. Kung may delikadesa ka, hindi mo tatanggapin ang mga yan. Ma'am Miranda, karapatan po ni Miss Wala akong pakialam sa kung anong karapatan ang meron siya. Pagkatapos niyang paikutin ang anak ko, magpapakasasana lang siya sa pinaghirapan ni Gael. Nung unang pumunta ako dito, nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko to. Dahil kaya ko namang mabuhay sa sariling sikap ko eh. Pero ngayon kukunin ko na to. Dahil imbes na gamitin niyo sa kasamaan to ni Salvador, gagamitin ko to para makatulong sa tao. Para mabigyan ng hustisya ang lahat ng tao na saktan ninyo. Sige. Magtago ka sa likod ng batas. Sa tingin mo, hindi ko magagawa ng paraan na mabawi ang lahat ng ninakaw mo? Isa lang ang magnanakaw sa atin dito. At ikaw yun. Dahil lahat ng meron ka ninakaw mo yun kay Hillary. Pera, negosyo, pati asawa. Ganun ka na ba talaga kadesperada para gawin mo yun? Kaya huwag mong ibibintang sa akin yung gawain mo. Wala na si Gael para protektahan ka. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pinagbabantaan mo ba ako, Miranda? Bakit? Anong gagawin mo? Gagawin mo rin ba sa akin yung pinapatay mo yung anak mo? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Because I don't want to dignify your accusations. Hindi dapat namin kasama sa sasakyan si Gael. Paano kung para sa akin yung bala na yun? Ha? Miranda, maniwala ka sa akin. Pinagdarasal ko na sana mali ang hinala ko. Pero sa nakikita kong ginagawa niya ni Salvador, hindi na akong magtataka na may kinalaman kayo sa lahat ng to. Walang ina na gusto mo wala ng anak. Paano mo nasasabi na kaya kong ipapatay ang anak ko? Paano mo kinayang pumunta sa buro ni Gael at humarap sa amin na parang wala kayong ginawa? Inuna mo pong maghugas ng kamay kaysa kumuha ng hustisya para sa anak mo? Alam kong hindi para kay Gael ang bala niyan. Alam kong para sa amin yun ang ate ko. Buhay pa dapat si Gael. Pero protektahan niya kami. Nadami na sa lahat ng masamang plano ninyo. Kaya kung may sisisihin man dito, lahat kayo yun. At habang buhay kang uusigin ng konsensya mo. Mahal kong anak ko. Kahit ano pa ang tingin mo, hindi mo pwedeng questionin yun. Wala na si Gael. Sinagad mo na natitirang respeto ko sa'yo. Yung main, yun na yun ang huling branch ng business niyo. Yeah, I'm sure. Well, isara na rin natin habang mas maaga pa, di ba? Wala naman tayong magagawa eh. Pero paano na ako ni Samantha? Gracia. Ano ka ba naman? Sabi mo nga, di ba? We can still be friends. Pagsubok lang ito, Samantha. Malalagpasan mo rin yan. Narinig niyo ho yung pag-uusap namin ni Gracia? Pasensya ka na. Wala naman akong balak makinig eh. Kaya lang, may problema ka? It's okay. Wala naman akong dapat itago eh. Wala kang dapat ikalungkot. Sabi nga nila, sa bawat pinto na masasaraan, isang bintana ang nagbubuksan. Sigurado akong dadating ang panahon. Bibigyan ka ng Diyos na masigit pa sa meron ka ngayon. Salamat po. Sir, may balita na ho ba sa kaso ng asawa ko? Opo, Ms. Del Mundo. Kaso, may nakikita kasi kaming ibang angulo sa nangyari. Ano ang angulo? Na-check namin ang sinakyan nyo. Tinted ang kotse. Mahirap makita kung sino ang nakasakay. Kaya kahit pa sinabi niyong pinagbabaril ang biktima, hindi namin masiguro kung sino ang target, lalo na at kayo din ang unang tinamaan ng bala. Hanggang kailan mo ba ako paparusahan ng ganito? Hanggang kailan mo paparusahan ang sarili mo? Sabihin mo sa akin para malaman ko hanggang kailan ako magtitiis. Pinagtutunahan na tayo ni Ana. Niinala siya na may kinalaman tayo sa nangyari kay Gael. Paano niya nalaman? Pagod na ako, Salvador. Sinabi niya sa akin ako. Ako ang pumatay sa anak ko. Sinawal
ako para makaligtas. Pero totoo, hindi ko nakahiya yung pagtatakip sa nangyari. Nilulunod na ako ng konsensya ko. Hindi na ako makahinga. Ibig sabihin, pwedeng kami na ate ko ang target. Opo, ma'am. Pero hindi pa namin matukoy kung sino inyo. Baka, ma'am, dalawa kayo. Ang base sa investigasyon, malaki ang posibilidad na hindi ang biktima ang target ng shooter. Kaya pinrotektahan niya kayo nung nagkagulo. Yun ang dahilan kung bakit niya nasalo ang bala. Sir, kung sinaana ang target, isang tao lang po ang may malinaw na motibo para gawin yun. Si Senator Salvador del Mundo po. Sir, malaki ang galit sa amin ni Salvador na ate ko. Ilang beses niya na pinagtangkaan yung buhay namin. Imbestigahan niyo ho sila. Dahil kung totoong may kinalaman sila sa pagkamatay ng asawa ko, dapat sila magbayad. Saan ka galing kanina? Sa abogado. Nakuha na ni Ana ang mana na binigay ni Gael. Talaga? Paano ka? May nakuha ka? Sa tingin mo ba may pakialam ako doon? Galit ako, Natasha. Masama ang loob ko. Dahil kinuha ni Ana ang huling oras na dapat kasama ko si Gael. Tinanggap mo ba yung iniwan ni Gael? Opo. Kinuha ko yung iniwan ni Gael. Talaga, ate? Pag nalaman nila dato, sigurado ako hindi sila tatahimik na. Ate, masama yung kutob ko dito. Kung ano mong napundan ni Gael, pinaghirapan niya yun. Alam ko sinigurado niyang kinabukasan ng anak namin dahil yun ang matitirang alaala niya para sa bata. Kaya ipaglalaban ko yun. Kontento na sila sa kung anong porsyentong iniwan ni Gael sa kanila. Dahil hindi ako papayag na kunin nila kung anong iniwan sa amin ni Gael ng anak ko. Naisip ko na yung sinabi ng mga polis na kung hindi si Gael yung target, kaming dalawa ni Ana yung pinapapatay ni Dad. Kung mag-alala, hihingi tayo ng protection sa mga polis para hindi na makalapit yung si Salvador sa inyo. Well, I guess it's my fault. Ako may kasalanan kung bakit namatay si Gael. Samantha, ano yung pinagsasabi mo? Kung hindi ko ginalit si Dad, ay di sana hindi niya kami pinaligpit ni Ana. Hindi mo to kasalanan, Samantha. Ginawa mo lang kung ano sa tingin mo ang tama. Ang totoo may kasalanan dito si Salvador dahil pinapatay nila kayo. Pero kung hindi kami pinrotektahan ni Gael, sana hindi siya namatay. Isinakripisyo ni Gael ang sarili niya para mabuhay kayo. Mababaliwala yun kung mabubuhay kayo at sinisisi niyo sarili niyo sa pagkamatay niya. I can't believe this. Nakakuha siya ng mana kay Gael, tapos instant millionaire na siya nung walang kahirap-hirap. Ma'am, she's Gael's wife. That's her right. No, not right. That's wrong. Nakuha niya lahat ng pagmamayari ni Gael. Tapos si ate, wala man lang siyang nakuha. Ma'am, pera pa rin ni Gael yun. Kahit na, I'm sure pera pa rin ni ate yun. Tapos siya lang nakinabang. Samantalang ako, nagtiis sa hirap sa pagpapalaki sa'yo. Na hindi man lang ako humingi ng tulong kay ate. Eh kung alam ko lang, edi sana nagbuhay mayaman na tayo noon pa. Paghandaan mo yung kinabukasan ng anak mo. At habang ginagawa mo yan, pagbutihin mo din ang sarili mo. Ang sabi nga nila, a mother is the first teacher of a child. So ikaw ang unang role model ng anak mo. At pagdating ng panahon, matututo yan sa'yo. Kaya dapat, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, Ana. Ngayon ho pala yung pakiramdam ng may nanay. Di ba humaga ako na ulila? Kaya nga ako natatakot ako eh. Hindi ko alam kung paano ko papalakihin tong anak ko. Medyo maikling panahon ko lang huli kasi nakasama yung nanay ko. Kasalaman tulad lang kayo ah. Ngayon ho, pakaramdam ko, hindi ko kailangan matakot. Kahit hindi tayo magkadugo, anak ang turing ko sa'yo. At matutuwa ako kung simula ngayon, tatawagin mo na akong Mommy. O kaya Mom, like Sam. O kaya Mama or Nanay, whatever you like. Ngayon napapanaginipan ko si Gael eh. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko yung mahuling sandali niya. Walang makakasagot sa tanong na yan. Hindi naman nawawala yung sakit.
natututo na lang tayo mag-cope. Hanggang akala natin wala na. Hanggang sa masanay na tayo sa sakit. Papaniwalain natin yung mga sarili natin na nakamove on na tayo. Hanggang sa masanay na lang tayo na wala na yung taong minamahal natin. Pero ang alaala nila, kailanman hindi nabubura sa puso natin. Hello! Thank you so much for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.